Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na-upload. Narating namin ang taniman kung saan nagmemeryenda na mga tauhan. Bakit ngayon lang kayo? Takang tanong ni Nanay Paulina. Ipinakita ko po sa kanya ang falls, ani ni Brent. Ang lawak ng taniman, Brent. Excited na ani ko rito. 1/4 pa lang ito ng taniman. Marami pang kailangang ayusin bago maibalik ang dating ganda ng asyenda. Parating pa lang din ang mga hayop na aalagaan dito. Wow! Mahilig ka sa charity, di ba? Maraming bata na kailangan ng mga gamit dito. Mga anak sila ng mga tauhan ng asyenda. Talaga? Doon sila sa parting iyon nakatira. Nang tanawin ko iyon, ay parang isang maliit na barangay na bahagyang tanaw ang mga bubong na mukhang gawa sa kugon. Pwede tayong pumunta ron? Naglalambing na ani ko rito. Ngiting-ngiti pa para payagan nito. Natulala pa si Brent na napatitig sa akin sa kamarahang tumango. Of course, pupunta tayo roon. Ani nito sa kahinalikan ako sa noo. Nawiwili ito sa ganoong gesture nito. Ito na naman ako. Umaasa na kahit paano ay may ibig sabihin ang ganong kilos nito. Magandang umaga, Ate Marinel. Masiyang tinig ng mga bata ang bumungad sa akin. Pagpasok ko ng tarangkahan ng maliit na nayon kung saan nakahilera ang mga bata at kumakaway sa akin. Nasa 20 na kabataan ang naroon. Halatang excited sa pagdating namin ni Brent. May tatlo kaming kasama na kasambahay. Sila rin yung kasama ko kagabing nagripak ng mga gifts sa mga bata. Nasa taniman ang mga tatay ng mga bata, habang ang mga nanay ay nandito sa nayon at silang nag-aalaga sa tahanan at kanilang mga anak. Magandang umaga rin. Kumuway pa ako sa mga ito. Nakabantay lang si Brent sa likod ko habang abala ako sa pagbati sa mga bata. Baka raw kasi masagi ang sugat ko. Nagihilom na naman iyon. Bibigyan mo raw po kami ng papel at lapis? Excited na tanong ng isang bata. Oo, hindi lang papel at lapis, meron ding laruan at pagkain. Magiliw kong tugon. Napapalakpak ang mga bata. Sa labis na tuwa. San ba kayo mag-aaral sa pasukan? Excited na tanong ko. Natigilan ang mga bata. Nawaring napaisip. Nakausap ko na ang mga magulang nila regarding sa pag-aaral nila. Mag-e-enroll sila sa eskwelahan sa bayan. Ako na ang bahala sa sasakyan at gastos nila. Napalingon ako kay Brent. Talaga? Wow, thank you. Excited na ani ko kay Brent. Dahil sa sinabi nito'y tuwang-tuwa na naman ang mga bata. Akala po namin, hindi kami makakapag-aral. Sabi po kasi ni Senyorita Janet, ang dapat daw po sa amin ay magsaka na lang. Total, ay anak naman kami ng mga magsasaka. Napasimangot ako at masamang tiningnan si Brent sa kabumulong dito. Iyon yung babaeng kalandian mo, di ba? Hindi ka ba marunong pumili? Inakbayan ako nito. Bibig mo, Marinel. Mariing ani nito. Napabungis-ngis ako sa kapasimpleng siniko ito. Ate Marinel, maglalaro po ba tayo? Tanong na maliit na batang babae. Mga bata, hindi pa pwede maglaro ang Ate Marinel dahil may sugat pa siya. Magbabahagi lang si Ate Marinel ng gift sa inyo. Tapos babalik kayo sa mga bahay ninyo. Pero pangako, babalik kami rito kapag pwede na makapaglaro si Ate Marinel ninyo. Ani ni Brent. Okay po. Sabay-sabay na sabi ng mga ito. Pila na kayo. Bawal magtulakan. Bawal ang singit. Unahin natin ang mga maliliit. Ani ko, nangumiti ng pagkakalawak sa mga ito. Masunuri namang kumilos sa mga ito. Hindi ko maiwasang mapangiti nang malawak dahil sa bawat pagtanggap ng mga ito ng regalo ay nagpapasalamat ang mga ito. Kahit maliit na bata ay marunong magpasalamat. Pagkatapos pagbigay ng mga school supplies, mga laruan naman ang ibinigay at ang panghuli ay ang merienda ng mga ito. Thank you! Malawak ang ngiti na ani ko kay Brent. Hindi naman namin magagawa ito kung walang tulong ni Brent.
Ito ang tumawag sa tauhan sa bayan upang bumili ng mga kailangan namin. Pera rin ito ang ginamit namin sa lahat. Nagtulong-tulong din kami ng mga kasambahay para makapagluto ng merienda ng mga bata. Nabuo ang event na ito sa pagtutulungan ng lahat. Happy? Tanong ni Brent habang pabalik na kami sa mansyon. Mabagal lang ang takbo ng kabayo. Naiwan na nga kami ng mga kasamahan namin. Super happy. Tugon ko na sumandal pa sa dibdib nito. At least, kahit paano, ay nakalimot ako sa mga alalahanin ko. Humigpit ang yakap ni Brent sa bewang ko. Saka hinalikan ang sentido ko nang nag-angat ako ng tingin dito. Uwi na tayo? Tanong ni Brent sa akin. Nagsimula maglakad muli ang kabayo. Akala ko ba maliligo tayo sa falls? Tanong ko rito na ikinatawa ni Brent. You want? Nakangiting ani nito. Napahagikik ako at tumangutango. Okay, let's go. Tinahak namin ang daan patungo sa falls. Pwede naman na ako maligo sa falls. Pagdating namin doon ay excited akong bumaba at tinahak ang daan patungo sa falls. May malawak na ngisi na basta na lang naghubad at tumakbo patungo sa tubig. Narinig ko pa ang marahas na pagsinghap ni Brent. Mabilis kong inilubog ang katawan ko sa malamig na tubig. Nang tingnan ko si Brent, ay titig na titig ito sa akin. Kinawayan ko ito na mabilis namang tumangot na gubad na rin. Lumusong ito sa tubig at mabilis na lumangoy patungo sa akin. Kapahubad kaming dalawa. Gotcha! Napatili ako nang hilain ako nito palapit sa kanyang katawan. Mabilis kong ipinulupot ang mga braso ko sa leg nito. Ang mga hita ay ipinulupot sa bewang nito. You already got me. Nakangising ani ko rito. Umaliwalas ang mukha nito at ngumisi na rin. Am I? Nakangising ani nito. Yes. Nilaro-laro ko ang basang buhok nito. Marinel, ngayon ay nasa mukha na nito ang pagtataka. Pwede bang dito na lang ako sa Batangas? Parang dito lang gagaan ang pakiramdam ko. Nakatitig ito sa mukha ko. Kaya pala dahil nakita nito ang lungkot sa ekspresyon ng mukha ko. Karma ko rin siguro kaya nangyari sa akin ito. Napapagod na ako, Brent. Alam mo ba minsan, nagising ako tapos binasag ko yung pinag-iinuman ko ng gatas. Hawak ko na yung parte ng baso. Nakatutok na sa leeg ko. Napahikbi ako. Shock ang nasa mukha nito. Pero narinig ko yung boses ni Mami. Kumakatok at nagtatanong kung ano ang nangyari. Nakarinig daw siya ng pagkabasag. Marinel, sinubukan kitang intindihin. Sabihin mo, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong nito sa kasi na pumpisngi ko at bahagyang iniangat ang mukha ko upang magtama ang tingin namin nito. Wala. Duwag. Isa akong malaking duwag. Kasalanan ni Arturo kung bakit ganito ako ngayon. Yan ang problema sa'yo. Paano kung makatulong pala kami sa'yo? Pinipigil mo yung sarili mo na makatulong kami sa'yo. Ani nito? Ayoko lang maapektuhan yung mga tao sa paligid ko. Kahit ako na yung mag-suffer. After all, kinakarma lang siguro ako. Nakangiti pang ani ko. Pero deep inside, malaking pagsisisi talaga sa part ko yung naging action ko in the past. Mahal ko, kumakaway pa si Arturo nang makita kong palabas ng gate ng university. Natawa ko, lalo't pinagtitinginan ako ng mga schoolmates ko. Obvious ang agwat ng edad naming dalawa. Marami ang nag-aangat ng kilay. Akala yata ng mga ito ay gold digger ako. Excited na lumapit ako rito at mahigpit itong niyakap. Masaya ako sa piling nito. Namiss kita. Nagkaroon kasi ito ng conference sa Singapore. Isang buwan din ito roon. Sa sobrang busy ay ilang beses lang itong nakatawag sa akin. I miss you too, mahal ko. Nagpa-reserve ako ng table sa isang 5-star restaurant. Let's have a date. Ani nito na ikinangiti ko ng husto. Miss na miss ko ito. Ibinuhos ko ang oras ko sa pag-aaral habang wala ito. Marami kaming free time ngayon na mag-date. Naka-uniform pa ako na magtungo kami sa restaurant kung saan may reservation ito. Napatapa ako sa bibig nang ma-realize ko na ipinasaran ito ang restaurant para lang sa aming dalawa. You don't need to. Para sa'yo, lahat handa kong ibigay at gawin. I love you, mahal ko. Ani nito,
Kinikilig na lumapit ako rito at mahigpit itong niyakap. Masyado mo akong ini-spoiled. Ani ko, nahinalikan ng pisngi nito. Of course, you're my baby. Basta ipangako mo lang na walang lumalapit na boy sa'yo. Natigilan ako, saka tumangutango. Oo naman, iwasan mo rin yung mga kaklase mo. Walang magandang idudurot ang mga iyon sa'yo. Pati na yung mga guards sa kondo mo. Feeling ko gusto ka niya. Alam mo naman, akin ka lang. Ani nito na inayos pa ang buho ko. Kung yan ang gusto mo po, malambing na tugon dito. Pumwesto kami sa tanging table na nakaayos ngayon. May nagpe-play pa ng piano na ang sarap sa tainga. Napabungis-ngis ako na makitang titig na titig ito sa akin. Iyon ang masarap kapag kasama ko si Arturo. Kung titigan kasi ako nito ay parang ako na ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Minsan nga binubiro ko ito na bakit hindi yung ibang mas matured sa akin ang matipuhan nito. Kahit naman kasi may edad na ito ay matikas pa rin ang tindig nito. Maganda ang pangangatawan, saka may sense of humor. Palagi nitong sinasabi na natatangi raw kasi ako. Kapag hindi ka na busy sa school, mag-set ulit tayo ng event para sa mga street children. Really? I love that! Tuwang-tuwa na ani ko rito. Isa pa ito, kahit malaki na ang agwat ng edad namin, yung love nito sa pagtulong sa kapwa nitong isa sa minahal ko rito. Pareho kasi kaming dalawa. Marinel? Pukaw ni Brent sa pagkatulala ko. Nakatitig lang pala ako sa mga mata nito. Coincidence lang ba? Parang nalulunod ako sa mata ng taong ito. Pakiramdam ko, matagal ko nang natitigan ang mga matang iyon. Marinel? Muling pukaw nito sa attention ko. Yes? Parang natauhan na tanong ko rito. Sa lubong ang kilay ni Brent, natitig na titig sa akin. Tulala ka na naman. Sa itsura mo pa'y parang may namimiss ka. Sino? Hindi ba dapat na ako ang kasama mo ngayon? Sa lubong ang kilay na tanong nito. Parang nagseselos. Pero dahil alam kong hindi ako type ng lalaking ito, ay mabilis kong sinaway ang sarili ko. Malabo magselos ang lalaki, lalo't hindi naman ako nito gusto. Hindi rin tamang paasahin ko ang sarili ko. Dahil tiyak na ako lang din ang madedisappoint. Imagination mo lang yun. Ani ko saka mabilis na kumula rito at lumangoy palayo. Masarap magbabad. Ito yung place na masarap yayain ang barkada at magpiknik. Ang ganda rito. Pwede bang yayain ko sina ani rito? Tiyak kong matutuwa mga iyon kapag narating nila ang lugar na ito. Nag-iwas ng tingin si Brent. Mukhang ayaw niya. Sayang naman, tiyak na matutuwa lalo si Annie sa ganitong lugar. Mahilig din mag-explore yung babaeng yon. Dapat pala, may pagkain tayo rito. Pag-iiba ko ng topic. May dala ako. Ani ni Brent na biglang lumusong paahon. Ang kulot parang baliwala na wala itong saplot habang naglalakad na at ngayon ay kitang-kita ko ang perpektong likuran. Kinuha nito ang bag nito at binuksan iyon. Lumangoy na rin ako paahon. Tulad ni Brent, baliwala rin kung wala akong saplot. Nang malingunan nga ako nito, ay malutong itong napamura. Lumapit ako rito sa kakinuhang Tupperware na hawak nito. May apat na Tupperware sa bag nito. May kanin, adobong atay ng manok, fruits and sandwich. Meron ding tubig na dala-dala. Pwede bang magbihis ka muna? Tanong ni Brent. Napaangat naman ako ng kilay. Hindi lang naman akong hubad dito. Nakangising ani ko. Confident pa talaga. Marinel, please. Baka ikaw ang makain ko. Bahagyang namula ang mukha nito, sabay iwas ng tingin. Hindi lang ikaw ang marunong kumain. Banat ko rito, na ikinailing nito. Stop it! Malamig din kasi, magbihis ka na Marinel. Magbihis ka rin para patas tayo. Ani ko rito. Bumuntong hininga si Brent saka kumilos na. Ganoon din ang ginawa ko. Banat-banat kunwari, pero bet din naman. Napahagik-hik pa ako sa naisip. Nang matapos magbihis ay hinarap ko ito. May dalawang paper plate itong dala at pinagtigisahan namin iyon. Habang kumakain ay pasimpleng nagkatinginan kami. Ang sarap nito, ani ko sa atay ng manok. Mas masarap ka. Inihit ako ng ubo sa banat nito. Natatawang inabutan ako nito ng tubig. Masyadong maalalahanin ito ngayon. Nadadala rin ako tuloy.
Of course, sa sobrang sarap ko itiyak kung iisa ka na naman mamaya. Hindi lang isa, Marinel. Ani nito na kinindatan pa ako. Shit, ang gwapo talaga ni Kulot. By the way, sinabihan mo ba si Ani na aalis tayo? Hindi na kasi siya bumalik ng ospital. Baka bumalik siya roon. Yeah. Tugon nito na abala sa pagkain. Nagkibit-balikat na lang ako. Saka pinagpatuloy ang pagkain. Mas nauna pa nga akong natapos kaya naman nagpahinga lang saglit at muling lumusong sa tubig. Hindi ko sure kung maliligo pa si Brent, pero ako, susulitin ko ang pagligo sa falls na ito. Princess? Gulat na ani ko nang pumasok kami ni Brent sa office ng director. Malawak ang ngiti ng babae, na tumayo at excited na lumapit sa akin at niyakap ako. Ako nga po, ani nito na iginiya ako paupo sa couch. Mas naging magaan ang ambience ng office ng foundation. Kaya naman magaan din ang loob kong pumasok. Ikaw na ang bagong director? Manghang ani ko rito. Gulat na gulat lalo't kanina ko pa sinamangutan si Brent. Niyayaya ako nito magpunta rito sa Batangas Kalinga Foundation para bisitahin ang lugar. Ang una agad pumasok sa isip ko ay baka gusto nito ng kalandian. Pero dahil mahusay, mangumbinsi ang lalaki, pumayag ako. Sa akin ko ay pinagkatiwala ang pangangalaga sa foundation. Hindi rin naman po pinabayaan ni Sir Brent ang foundation. Bigla na lang po kasing umalis si Director Janet. Iniwan ang foundation nung wala man lang pasabi. Kaya naman sa akin, ipinagkatiwala ang pangangalaga rito. Mukha namang masaya ang babae sa bagong posisyon nito. Saka mas tiyak din ang kinabukasan ng foundation sa kamay nito kaysa sa dating director. Tama lang naman iyon. Nakikita ko sa iyo na makatutulong ka sa foundation na ito at sa mga bata. Mahal na mahal ko po ang mga bata rito. Sila ang tanging pamilya na meron ako. Sa awa naman po ng Diyos, hindi pa naman po kami nagkakaproblema. Bukod sa dami ng binibigay niyo sa mga bata, ay maraming private sector ang nagpupunta rito at nagdadala na kanila mga donation. Nakaoo na rin po si Sir Brent sa scholarship ng 10 kabataan na mag-high school na sa bayan. Wow! The best ka talaga, Brent! Ngiting-ngiti na ani ko rito. Of course! Bulong nito sa akin. Medyo hambog siya sa part na yon. Pero nagkibit-balikat lang ako. Iiwan mo na kita rito. May kailangan lang akong gawin sa munisipyo. Ani nito, ilang minuto ang nakalipas. Mabilis naman akong tumango rito. Nginisian ko pa ito na ikinasalubong nito ng kilay. Gusto mo bang puntahan ang mga bata, Miss Marinel? Tanong ni Princess na siyang direktor nga ngayon. Yes, please. Sabay na rin kami lumabas kay Brent. Humalik pa nga ito sa noo ko. Saka nagpaalam na tuluyang umalis. Akala ko talaga, jowa ni Director Janet, si Sir Brent. Ani ni Princess. Mukha ba? Opo. Kasi, pansin ko na clingy si Director sa kanya. Pero tingnan mo nga naman, ang sweet niyo po sa isa't isa. Bagay na bagay po kayo. Maganda at gwapo. Natawa ko sa sinabi nito, pero ngumisi pagkatapos. Siyempre naman, bagay na bagay talaga kami at tiyak na maganda ang magiging lahi namin. Natawa pa si Princess saka kami humakbang patungo sa hall kung saan naroon ang mga bata. Pero bago pa namin narating iyon, ay nagkukumahog ang isang volunteer kargang isang sanggol. Nakita ko lang po sa gilid ng basurahan. Magtatapon po sana ako ng basura. Pero may sanggol ho na nakalagay sa karton. Mukha namang alam na mga ito ang gagawin. Ako kasi ay parang tuod na habang inaasikaso ng mga ito ang sanggol. Nagpatawag din ng pulis para may coordination sa dalawang panig. Gusto kong lapitan ang sanggol, pero hindi ko magawa. Nanlalamig ang mga kamay ko. Parang nagpapawis sa labis na tensyon. Nagising na naman sa masamang bangungot ang aking isipan. Takang tiningnan ako ni Princess na napansin na rin pala ang panginginig ko. Miss Marinel? Pukaw nito sa akin ngunit patuloy pa rin ang panginginig ko. Saka ako mabilis na tumalikod at iniwan ang mga ito. Narating ko ang garden kung saan wala na ang batang nakatambay rito kanina. Naninikip ang dibdib ko. Habol ang paghinga. Miss Marinel? Tawag ni Princess sa akin. Please, iwan niyo muna ako. Nakikiusap ang tinig na ani ko rito.
Sigurado ka ba? Napahikbi na ako pero mas piniling hindi tumingin dito. Iwan niyo muna po ako. Ikaw ang bahala. Tawagin mo lang kami kung may maitutulong kami sa'yo. Hindi ko na pinansin ito at isinubsob na lang sa tuhod ang mukha at umiyak ng umiyak doon. Sir Brent, makababalik po ba kayo kagad dito? Tanong agad ng bagong direktor ng Batangas Kalinga Foundation. Nagsalubong ang kilay ko. Pabalik naman na talaga ako. Madali lang ang naging usapan namin ni Mayor. Kaya naman ilong minuto lang ay mararating ko na ang foundation. Why? May nangyari ba? Tanong ko na mas binilisan pa ang patakbo ng sasakyan. Si Miss Marinal po nasa garden. Kanina pa po siyang iyak ng iyak. Hindi naman na po niya kami pinapansin. Mainit na at baka mapano siya roon. Halata sa tinig na mabae ang labis na pagkabahala. Pabalik na ako. Ani ko na mabilis na pinatay ang tawag at inichampon sa passenger seat. Sa bilis ng takbo ng sasakyan ay narating ko ito agad. Pagkapatay ng makina ay mabilis akong bumaba. Garden, iyon agad ang tinaha ko. Katanghali ang tapat. Tirik na tirik ang araw. Inabutan ko si Marinel na nakaupo sa bench, nakayakap sa mga tuhod nito at umiiyak. Mabilis akong lumapit dito at pinangko ito. Agad namang yumakap ang dalaga sa leeg ko at isinubsob ang mukha sa leeg ko at nagpatuloy sa pag-iyak. Saglit lang akong nawala, umiyak ka na naman. Tommy, what's wrong? Dinala ko siya sa office ng director. Nagpakuha ko ng tubig. Nang madala ng volunteer ay nakiusap akong iwan muna kami nito. Ipinainom ko agad dito ang tubig, saka dumampot ng tissue at pinunasan ng pawis nito sa mukha, sa leeg, sa braso. Basang-basa ito ng pawis, pero kahit narito na ako, ay patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Tell me what's wrong, Marinel. Everything is wrong. Mas lalo tuloy akong naguluhan. Makikita sa mukha nito ang paghihirap at ang tanging way na lang upang maibsan iyon ay ang pag-iyak nito. Pagod na ako, Brent. Pagod na. Gusto ko nang mamatay. Ani nito, na ikinabuntong hininga ko. Sa tingin mo, mariresolba ang problema mo kung ganyan ang mga way of thinking mo? Frustrated na ani ko rito. You think, matutuwa ang mga nagmamahal sa'yo kung susukuan mo na ang buhay mo? Ang hirap nitong tulungan kasi from the first place, ayaw nitong tulungan siya. Siya mismo ang umaayaw. Hindi word of wisdom ng mga tao sa paligid ko ang makagagamot sa labis na sakit na nararamdaman ko. Ani nito, gusto mo bang humanap ng taong professional na pwede makatulong sa'yo? Kung hindi kami nasa paligid na makakatulong, then sa mga professional tayo humingi ng tulong. Ngunit umiling lang ito. Nakakapagod ang paraan nito ng pag-iyak. Humakbang ako palapit dito. Napasingha pa ako nang yumakap ito sa baywang ko. Marinel, paano ka namin matutulungan? Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iiwan, Brent. Malaking tulong na yun sa akin. Huwag mo akong iiwan. Nanginginig ito habang mabigat ang kanyang pag-iyak. Kumuyom ang kamuuko sa kalumod at mahigpit itong niyakap. Hindi kita iiwan, trust me. Ani ko rito. Napapagod na ako, Brent. Pagod na ako. Kitang-kita ko ang mga pagod nito. Kahit hindi nito sabihin, baka sa mukha nito ang paghihirap na nararamdaman nito. Hindi kita iiwan. Magtiwala ka lang sa akin, Marinel. Sandalan mo ako kung sa tingin mo ay nanghihina ka. Yakapin mo ako kung pakiramdam mo ay hinihila ka ng kalungkutan na nararamdaman mo. Marinel, I need you to trust me. Do you understand, baby? Ani ko rito na sinapo ang mukha nito at pinahid ang luha nitong bumasta na muli sa mukha nito. Tumangutango ito at muling yumakap sa akin. Gusto mo na bang umuwi sa asyenda? Malambing ang tinig na ani ko rito. Yes, please. Mahinang ani nito kaya naman maingat ko itong binuhat at nagpa siyang kargahin na lang patungo sa sasakyan. Pero bumalik ako saglit upang kausapin ng direktor. Hindi naman ako lumayo sa sasakyan at tanong pa rin ako ni Marinel. What happened? Tanong ko kay Princess. Bigla na lang siyang umiyak. Ang sabi ng isang volunteer
Titig na titig daw siya sa baby. Tapos, yun, wala na siyang gustong kausapin. Malungkot na ani ng babae. Tumango-tango naman ako, saka nagpaalam dito. Saka mabilis na binalikan si Marinel. Nakaidlip na ito, marahil sa matinding pag-iyak nito. Iuuwi ko muna siya sa asyenda, saka magsasaliksik pa para maunawaan ito. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Nani Paulina, natakang sumunod sa akin nang pumasok ako sa mansyon na karga-karga ang dalaga. Nay, pabukas na lang po ng pinto. Tukoy ko sa pintuan sa silid namin nito. Tumango naman ang ginang. Nang marating namin ang kwarto, ay binuksan nga nito ang pinto. Saka hinawi ang kumot upang mailagay ko si Marinel sa kama. Mamaya na lang po tayo mag-usap, Nay. Tumango naman si Nanay. Saka nagpaalam ng lalabas. Chinek ko munang mabuti kung ayos lang si Marinel sa pwesto niya. Pagkatapos makumutan ay lumapit ako sa laptop ko na nakapatong sa bedside table. Nagtungo ako sa balcony saka tinawagan ang tauhang inutusan kong sumabaybay sa case ni Annie habang binubuksan na rin ang laptop at ang email. Dinala ko kagad si Marinel dito dahil sa takot na baka mas magwala ito sa sarili once na malaman nito ang nangyari kay Annie. She's vulnerable right now. Hindi pwedeng layuan ng tingin dahil baka may gawin itong masama sa sarili. Gusto ko ring malaman kung bakit ganoon ang reaksyon nito samantalang nakakita lang naman ito ng sanggol. Humugot ako ng malalim na hininga. Boss, base sa mga nakalap kong impormasyon, suicide talaga ang lumalabas na result sa nangyari kay Annie. Kahit ang family ni Annie ay waring naniniwala na rin sa nangyari dahil may nakuha silang papel sa bulsa ni Annie at nakasala doon na pagod na ito at nais nang tapusin na kanyang buhay. Sulat niya ba talaga iyon? Ang problema kasi boss, hindi niya sulat kamay. Iprinint lang at tanging fingerprint lang ang nakuha sa papel. Sabi ng tauhan ko again, dead end. How about the CCTV? Wala rin CCTV kahit ang company ay nagtataka kung bakit wala ang copy ng CCTV ng oras na nandoon si Annie. Iniisip na kanyang mga magulang na baka hinak ni Annie ang CCTV para tiyakin na hindi makukuhanan ang ginawa niya. Bullshit! Frustrated na naihinamos ko sa mukha ang kamay ko. Kapag napatunayan talagang si Annie ang may gawa ng kamatayan niya, tiyak na ikuklose agad ang kaso. Okay, update me kung sakali may makuha ka pang update. Nagpaalam na ako sa tauhan ko saka ibinaba ang tawag. Inilapag ko ang cellphone at nagtungo sa banyo saglit. Kampanteng tulog pa naman ang dalaga at malabong gamitin ang mga device ko. Pero paglabas ko ng banyo ay inabutan ko itong titig na titig sa screen ng laptop. Malutong ako na pamura nang makita ko kung anong nasa screen. Marinel? Sunod-sunod na kumabog ang dibdib. Brandon, uwi na tayo. Ani nito. This time, walang luha sa mga mata ng dalaga. Pero mugtong-mugto iyon sa labis na pag-iyak nito kanina. Marinel, agad akong lumapit dito at mahigpit itong niyakap. Ayos lang ako, uwi na tayo. Kahit saglit man lang ay makasama ko si Annie. She's a good friend of mine. Kahit sa huling pagkakataon ay makita ko man lang siya. Mahinahong Annie nito. Are you sure na ayos ka lang? Diretso ko itong tiningnan sa mata. Yes, ayos lang ako. Magiging okay lang ako. Uwi na tayo, Brent. Change of plan. Kung gusto nitong umuwi, hindi ko siya pipigilan. Babantayan ko na lang siya mabuti para makatiyak na wala itong gagawing masama sa sarili nito. Magpapasundo tayo kay Clyde. Ani ko rito. Dinampot ko ang cellphone ko at tinawagan si Clyde. Malutong na mura pa ang inabot ko rito. Bago sumang-ayon na sunduin kami nito sa Batangas, nang tingnan ko si Marinel, tulala na naman ito. Pero nang makitang nakatingin ako, ay agad itong umiti sa akin. She's faking it again. Well, matagal nitong pinepeke ang mga ngiting iyon, kaya kailangan bantay sarado ang babaeng ito. Hindi na rin nakapag-usisa sina nanay at tatay nang sabihin ko sa mga ito na aalis kami ni Marinel. Lalo't dumating na si Clyde at sinabing aalis din agad dahil may dinner meeting pa itong kailangang atendan. Literal na inihatid lang kami nito sa rooftop ng condo building saka ito umalis. Nagmamadali talaga. Hatid mo muna ako sa amin.
Marinel, may pagtutol sa tinig na ani ko rito. Ihatid mo muna ako sa amin, please. Waring pagod ang tinig, pero nakuha pa rin umiti ng tipid. Bumuntong hininga ako. Fine, doon tayo uuwi. Sabi ko na kinapanlaki ng mga mata nito. Kung ayaw niya sa kondo ko, pwes, sa bahay kami ng mga Santos mananatili. Hindi ko aalisin ang tingin ko rito. Malutong na tawa ang pinakawalan ko habang nakayakap ako kay Kuya Ray. May kinukwento ito tungkol sa isang babae na nakilala nito sa bar. Hinabol daw ito ng asawa. Sa pag-aakala kasing single pa yung babae, ay niyaya niyang lumabas ng bar. Tapos, nandun palang asawa kaya yun. Hinabol siya. Ang playboy mo kasi. Pabirong ani ko rito. Gwapo lang talaga ako, Marinel. Ani nito na kinatawa ko muli. Sinulyapan ko si Brent na kanina pang seryosong seryoso sa cellphone nito. Hindi consistent ang lalaking ito. Masyado siyang malabo. Para rin siyang bula na ilang segundo makikita tapos biglang mawawala. Ilang linggo na ito sa bahay natutulog. Bantay sarado ako nito mga nakaraang linggo pero nang pumasok na ito sa office ay halos hindi na kami nito magkita. Kinausap ko ang Kuya Lance ko na minsang tumawag ito. Sinabi ko rito na kung pwedeng humingi ng bodyguard na hindi malalaman ng mga kasama ko rito sa bahay, lalo na ni Brent. Hindi naman na nagtanong ang kuya ko. Kampante na akong lumabas ng bahay. Nang tumayo si Brent at nagsabing may pupuntahan ito, ay nagpa siya akong palihim na sundan ito. Hindi naman na nagtanong ang mga kuya kong iniwan ko sa bahay. Sa sobrang gusto kong madistract, naging stalker ako ni Brent. Gusto ko rin naman kasing malaman kung anong pinagkakaabalahan nito. At sa ginagawa kong iyon, may isang tao ko kong nakilala. Nakilala sa pag-i-stalk pa lang sa mga ginagawa ni Brent. Yung tipong kahit nasa office ito, ay iiwan nito ang mga ginagawa para sa isang tao. Yung tao naging kahati ko sa atensyon ni Brent. Malungkot ang naging ngiti ko habang pinagmamasdan ko ang babaeng madalas puntahan ni Brent. Laging nagkukumahog makarating lang sa babaeng iyon. Iisang bagay ang nakumpirma ko. Ang babaeng ito ang mahal ng lalaking mahal ko. I want to know her. Gusto ko malaman kung ano yung reason ni Brent para mas maglaan ito ng oras sa babaeng ito kaysa sa akin na fiancé nito. Ganoon ba kapag hindi type? Walang consistency sa lahat ng aksyon. Sa sobrang paghahangad ko ngang mas makilala ko si George, mas madalas ko na rin itong abangan sa park. Panoorin ito habang nakadistansya. Pero hindi sapat iyon para makilala ko ito. Gusto ko siyang personal na makilala pa. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!